What's up mga kabutingting? Meron tayo ngayon dito, kabutingtingin, isang amplifier. Iba na yung mga amplifier ngayon, kaya masasabi kong vintage ito. Isang amplifier PV, CS800X, professional stereo power amplifier, 600 watts by 2. Ngayon, ang issue nito ay wala naman, ano lang, itong kanyang volume control, itong channel A. Itong volume ng kanyang channel A ay kahit naka-close na siya, meron pa rin signal o natunog pa din kahit naka-off na siya. Pero bago ko bubuting tingin, papakita ko muna sa inyo a simple review about dito sa ating PV CS800X 600 watts by 2. Okay, so ito po yung kanyang harapan. Ayan, meron po siyang channel A at channel B. Individual volume po siya. Power, sabi niya dito, at saka DDT. Okay, so kung alam niyo kung anong ibig sabihin ng DDT, comment down below na lang. So, gaya ng sabi ko, bago ko bubuting tingin ito, bago ko kakalikutin, a simple review muna tayo dito. Bubuksan natin. Ito po yung kanyang laman o karga, no? Ito yung kanyang power supply, oh. Nabalot siya ng tanso, pero conventional po ito, conventional transformer, ano. Ito po yung mayroong E at saka I core, at ito po yung kanyang, ito po yung kanyang filter, ano, nakaano, dalawa lang po yung kanyang filter. Ang supply nito ay 75, positive, negative 75. Makikita nyo, iba ang US pag mag-design, ano? Ayun, no? Ang kapal ng kanyang PVC. Ang kapal ng kanyang PCB. At saka ganyan, no? At ang kanyang transistor ay germanium. Ayun. So, ito yung kanyang power board, oh. Ganyan lang, ano? Ito po yung kanyang likod. Ayan, no, input. Ayan. Malamang yung mga bagong amplifier ngayon na gawang US o US made, mas na-improve pa nila ngayon, ano? Okay. So, bridge din ito, no? Ayan, no? Meron din siyang bridge. Meron din siyang defeat, DDT, at saka enabled. Bridge mode, stereo, at saka bridge. Ang sira lang naman ito ay itong kanyang channel A volume o left channel volume, kahit naka-off na siya ay natunog pa din. Okay, power on. O, nag-relay na siya. Testing tayo sa kanyang signal input. Ito, o, ito yung kanyang signal input. O, yun yung kanyang signal input. Kahit tawakan mo dito, may nano pa din, oh. Oh, naka-off na tayo sa volume. Naka-off na tayo sa volume, may ano pa, may nagsisignal pa siya. Kaya papalitan ko tong kanyang volume control. Yan yung kakalikutin ko ngayon. Ting tayo. Mag-play tayo ng non-copyright music. Oh, tignan niyo, naka-off na siya, naka-on pa rin, oh. Naglo-loko-loko itong volume niya. Oh. Oh. At
At saka itong amplifier na to, mga kabutingting, ay kailangan niya ng tulak. Kailangan niya ng processor kasi mahina siya. Mahina po siya kung walang processor. Pero kung itatap mo yung kanyang signal input, malakas siya. Katulad nito. Itap natin tong kanyang signal input, malakas siya. Ayan o. Pero pagka ilagay mo sa music na walang processor, mahina po siya. Ayan o. Halos agad na siya. Subukan natin i-bridge. Ayan, naka-bridge na yan. Ilagay natin sa bridge mode. Ayan. Okay, so tuloy natin mamaya yung pag-testing. Palitan ko lang itong kanyang volume control. A few moments later. Napalitan ko na ng volume control. Bali, sinira ko na lang ito. Ito yung pinagpalitan ko. 50K. 50K din itong pinalit ko. Kaya lang ito ay medyo maiksi na yung kanyang shafting. Samantalang ito kanina ay mahaba, naputol lang. Pinilit ko lang kasi. Itong kanyang power supply nga pala ay malaki, ano? Tignan natin. Nasa 5 inches by 6.5 by 7 inches. 5 inches by 7 inches ito. Imagine niyo kung gaano kalaki ang power supply niya, ano? Napalitan ko na yung kanyang volume control at testing tayo. Para magkaroon naman siya ng kanyang tone control, gagamitan natin ng mixer, ano? Para medyo kahit naman papano ay magkaroon siya ng processor o tulak. Naka-bridge mode po tayo. Volume. Ito na siya. Kabitan natin ng malaking speaker. So, ito yung malaking speaker. Tignan nyo siya, oh. Iba talaga pag mag-design si US, ano? Oo, maganda rin talaga, oh. Wala pang ano yan. Wala pang ibang processor yan. Mixer lang siya. Pero kung kumalabog, ano na siya talaga, oh. Mabigat na yung kanyang kalabog. Wala pa siyang processor, wala pa siyang tulak. Ito pa lang, mixer pa lang, ano. So, paano na lang pag may tulak ito at malaking speaker. O, di maganda na, no. So, ito po yung mga amplifier nung araw. So, hanggang dito na lang tayo, mga kabutingting. At, salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa walang kakwenta-kwentang sound testing. Ano pa ba? Amplifier review. At kung ano pa man, okay. Ito po muli ang inyong kabutingting. Laging nagsasabing palagi po sana tayong mag-iingat. Maraming salamat. Paalam. God bless. Babus.